kagandahan at kalungkutan. Mukhang napagod siya ng gusto ngayon. Doktor, ayos lang po ba si Leonora? Walang dapat ikabahala. Maaari na siya makalabas pag wala na siyang lagnat. Mga dalawang araw lang siguro siya dito. Mabuti naman po. Bumagsak na lang po siya basta habang naglalaro kami ng basketball. Nagulat po talaga ako sa nangyari. Hindi ba kasama mo rin si Leonora sa kwarto? Ha? Opo. Wala kang alam? Ano pong walang alam? Wala ka bang alam tungkol sa karamdaman ni Leonora? Wala po akong alam. Kung ganun, tinatago niya yon sa inyo. Doktor, ano po bang sakit niya? Alam mo, meron siyang sakit sa baga. At yun ang dahilan kaya siya hindi nakapasok na isang taon. Yun pala ang dahilan? Oh! Huwag kayong malungkot. Wala kang dapat ikabahala sa kanya. Pero, huwag niyo na siyang paglalaroin ng basketball. Opo. Judy, kumusta na si Leonora? Huwag kayong maingay. Natutulog pa siya ngayon. Ah, pasensya na po. Judy, sandali. Kumusta siya? Mayroon siyang sakit sa baga. Ha? Talaga? Makikiraan lang sandali. Doktor? Ano, nakausap mo na ba? Hindi po. Wala po. Umalis dun sa opisina. Pero nag-iwan naman po ako ng mensahe. Oh, sige. Sana nga lang ay nandito siya sa tabi niya, lalo na sa sitwasyong ganito. Sandali po. Papanil yung ora yan, hindi po ba? Tama. Masyado talagang abala sa trabaho ang taong yon. Yung mama niya po. Matagal nang pumanaw ang mama niya. Sila na lang mag-ama ngayon. Oh, sige. May gagawin ako. Mamaya na lang. Doktor! Pwede po bang dito muna ako? Pabantayan ko po siya habang wala ang papa niya. Oo naman. Maraming salamat. Susubukan pa rin naming matawagan ang kanyang papa. Mauna na ako. Maraming salamat. Leonora, kawawa naman siya. Bakit kaya hindi niya sinabi sa atin ang sakit niya? Siguro ayaw lang niya na kinaawaan siya ng mga tao. Kaya hindi niya sinabi sa atin. Huwag kang mag-alala, Leonora. Darating din ang iyong papa. Makikita mo. Nasaan ako? Judy! Ha? Leonora!
Ayos ka lang ba? Oo naman. Maraming salamat sa'yo. Nagulat talaga ako. Bigla ka nalang bumagsak. Sinabi na ba ng doktor ang tungkol sa akin? Ganun. Pasensya ka na, ha? Ayaw mo bang malaman ko ang tungkol dito? Hindi naman. Ayos lang sa akin kahit malaman mo. Ha? Ayos ka lang ba? Diyan ka lang, tatawagin ko lang yung doktor. Hindi. Huwag na. Naubo lang naman ako. Sigurado ka? Pwede bang ikuha mo na lang ako na maiinom? Oo naman. Walang laman ito. Lalabas muna ako. Babalik ako agad. Oo, tama ka nga, Mr. Fenton. Hindi namang kritikal ang kanyang kondisyon, pero mas mabuti sigurong nandito kayo. Ganun po ba? Naintindihan ko po. Sasabihin ko na lang sa kanyang lahat. Paumanhin, Doktor! Ano? Nagising na ba si Leonora? Opo. Papahuban ni Leonora ang kausap niya sa telepono? Oo. Pero sinabi niya na hindi siya makakarating. Ha? Hindi po siya makakarating dito? Dapat pumunta ka na sa dormitoryo niyo. Sige na, kami na ang bahala kay Leonora dito. Siya lang naman nag-iisa niyang anak. Judy? Leonora! Maraming salamat. Dapat kasi nakahiga ka lang. Pasensya ka na. Kasi naman, gusto kong isipin na wala akong sakit. Sisiguro ko na gusto makita ng papa mo na nakangiti ka. Darating ba ang papa ko? Pasensya na. Hindi siya makakarating ngayon. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Pero... Paiintindihan ko. Masyadong abala si Papa ngayon. Meron kasi siyang shipyard sa Philadelphia. Isang shipyard? Oo. Pero hindi ko pa yun nakikita hanggang ngayon. Sa totoo lang, meron siyang pinagagawang malaking barko. Huh? Pero iba na ang panahon ngayon. Pagkatapos ng gyera, tumami na ang barko. Marami ang kakumpetensya, kaya lagi siyang abala. Kaya lagi siyang wala, dahil palagi siyang pumupunta sa New York at sa Philadelphia. Pero, darating naman dito bukas ang iyong papa! Oo. Maraming salamat, Judy, sa lahat ng mga ginawa mo. Walang ano man yun! Kailangan mo na bumalik na sa dorm. Oo, pero hindi ba ako pwede magtagal ng konti? Natutuwa ako. Dinalaw niyo ako dito. Eh bakit naman hindi? Magkaklase naman tayo, hindi ba? Ang ganda naman ng mga bulaklak na ito. Padala ni Papa, naalala niya ang aking paboritong bulaklak. Ang bait naman ng Papa mo. Nalulungkot nga siya dahil hindi niya ako nadalaw dito sa ospital. May sulat nga siya eh. Maiksi nga lang ang sulat niya, pero ilang beses ko na itong binabasa. Leonora! Hello? May tawag po mula kay Judy Abbott? Miss Abbott?
Oh, sige. Kakausapin ko siya. Ah, ikaw pala. Kumusta ka? Binantayan mo pala si Leonora sa ospital. Maraming salamat. Ah, natutuwa ako sa ginawa mo. Gusto ko sana siyang dalawin sa halip na bigyan ng sulat. Abala ako ngayon. May tinatapos akong trabaho. Poem reading? Opo, alam ko pong abala kayo ngayon. Lalo na po magpapasko. Sana makapunta kayo sa kanya. Sige, kung ganun eh, pinapangako ko na pupunta ako dyan. Maraming salamat. Sige, aalis na ako. Judy. Hindi ba nakakatawa na paulit-ulit kong binabasa yung sulat? Sa tingin ko naman hindi. Judy, wala kang pasok? Wala na paghapon. Ganun ba? Siya nga pala, Leonora. Tama ka lang sinabi sa akin. Ha? Huh? Tama. Masyado pala talagang abala ang papa mo. Alam mo ba, sa totoo lang, nakausap ko siya sa telepono. Nagkausap kayo? Oo. Ay, alam kong hindi ko dapat ginawa ang bagay na yun, pero... Talaga? Anong sabi niya? Pupunta siya. Dahil sinabi ko na may poem reading ka. Ha? Yun ang sinabi niya sa akin na pupunta siya. Ah. Ang akala ko wala siyang panahon sa mga bagay na ganoon. Papa. Maging masigla ka. Sumayaw, tumalon, lumipad. Kahit na sa mga oras na yun, a primeval forest and set your body free. Ano ba naman yan? Judy, tigilan mo na nga yan. Teka, bakit naman? Ano ba? Tama na sabi eh, Judy. Pero, sa tingin ko maganda naman ito. Sabihin mo, Leonora, saan bang parte ng tula mo ang nakakalungkot? Isa lang pangarap. Pangarap? Isang taon akong hindi nakapasok. Nakahiga lang ako sa kama ng ospital. Isang maliit na bintana lang ang nagsisilbing pintuan ko sa mundo doon sa labas. Ang iniisip ko lang noon ay ang makapaglaro ulit ako ng basketball kapag umaling na ako. At yun ang panahon na naisulat ko nga yung tula na nandyan sa libro. Natalo ko sa sakit ko. Kaya dahil sa tulong yan, gusto kong takasan ang kalungkutan. Kalungkutan? Bakit? Buhay pa naman ang papa mo, hindi ba? Tama ka. Nandiyan pa si papa. Ay, pasensya ka na. Nag-iisa ka lang siguro doon sa ospital. Abala si papa sa trabaho niya. Pero ayos lang yun sa akin. Alam mo ba, gustong-gusto ko ang tula mo? Ha? Puro puno ang buong eskwelahan. Isang bahay sa malayo. At isang maliit na bahay. Simbahan. Na natatabunan ng puting niyebe. Ah, tula ko nga yan. Kabisado mo? Ngayon habang naglalakad ako sa puting niyebe, pakiramdam ko makakarating ako sa lugar na gusto ko. At habang patuloy akong naglalakad... Ah! Judy, wala ka ng mga magulang? Judy, sa palagay ko, walang nakakaalam nito. Nahihirapan nga akong itago ito, pero pinababayaan kong sarili ko. Alam mo ba, tama nga ang sinabi mo. Ngayon naiintindihan ko na yung mga bagay na sinasabi mo sa tula ko. Ganun din naman ako. Bakit? Oh, hindi kita maintindihan, Leonora! Alam mo kasi... May tawag ka sa telepono, Miss Fenton. Ang papa mo. Sumunod ka sa labas. Lumabas ka na! Opo. Opo. Sinabi po ng doktor, babalik na ako ng dormitoryo ngayong gabi. Opo. Maayos na ako. Pasensya na kung nag-alala ka.
Talaga? Totoo? Pupunta kayo dito? Sigurado kayo? Oh, opo, hintayin ko po kayo. Paalam! Alam mo ba, Judy? Pupunta si Papa para panoorin ako sa recitation. Mabuti naman kung ganun. Oo nga. Maganda umaga, Lenora. Kumusta ka na ngayon? Mabuti na ang pakiramdam ko ngayon, Sally. Ang sarap na ng tulog ko. Ang ganda din ng panahon, hindi ba? Oras na nga pala para mag-almusal. Ah! Ano ba naman ito? Ayaw na naman sumunod na buhok ko. Ah! Huh? Magandang umaga, Judy. Magandang umaga. Judy, kumuha ka na ba sang tuwalya at ilagay mo sa ulo mo? Ah? Sige na, kumuha ka na. Oo. Tuwalya! Ay! Ay, ano ba nangyayari sa taong yun? Julia, ang ganda ng damit mo. Siguradong tanyag ang disenyo na damit mo. Eh, paano mo nalaman? Pero alam mo ba, hindi ko nga gusto ang kulay nito eh. Talaga? Meron ka pa bang iba? Oo! Meron pa akong isa. Sandali lang ha! Kukunin ko. Ay! Ito na, tuwalya! Ah, sige. Yumuko ka sandali. Ilalagay mo lang yung tuwalya ng ganyan. Oh, ito na oh. Tingnan mo. Maganda yan. Pati kulay niya. Totoo? In-order ko pa ang damit na to mula sa Paris. Dapat magaling kasi pagpili ng damit. Natutuwa ako at meron akong kasama dito na marunong sa pananamit. Teka, bilisan na natin. Mag-aalmusal pa tayo. Oo nga. Nakalimutan ko rin. Judy! Oh! Yung tuwalya sa ulo mo! Oh! Ay! Dear Daddy Longlegs, humingiti na po ngayon si Leonora. At alam niyo po ba, sa wakas, kaibigan din po niya sina Sally at Julia. Akala ko hindi sila magkakasundo. Magkakasama na rin po kami nangingili ngayon. Para isang pangarap na nakasama ko ngayon ang mga kaibigan sa aking pangingili. Ano ka ba naman? Totoo! Hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Magpalitrato kaya tayo para hindi mo makalimutan to? O sige, lumit na pa kayong konti. Ayan. Kung alam ko lang na magpapakuha tayo, sinuot ko sana yung paborito kong damit. O sige, tingin na dito. Tatanggalin ko na yung salamin ko. Yan po itsura namin yung nagpalitrato. Ako po yung nakapikit dito. Sa totoo lang, mas maganda po ako sa personal. Leonora, nandito ka lang pala. Malamig na maya-maya. Oo. Kumusta naman yan? Ganun pa rin. Oo? Meron na akong tula. Para doon sa ating recitation. May nasulat ka ba? Ah, wala. Magsusulat ako ngayong gabi. Ang dahilan kung bakit siya masaya. Dahil pupunta ang tropa niya sa darating na recitation namin. Naiingit nga po ako ng kaunti. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagdalo niyo ang lahat ngayon sa aking klase. Ito na ang pinakahuling araw ng aming semester. At nagdesisyon ang mga estudyante na magkaroon sila ng recitation ng tula. Judy, nasa na ba yung papa ni Leonora? Hindi ko na alam kung nasan siya. At ngayon, tinatawagan ko si Anne Margaret. Leonora, huwag kang mag-alala. Darating din ang papa mo. Ang taglagas. Ang malungkot na hangin ay tumatama sa mga puno. At ang puno ay nag-uumpisang gumalaw para silang naghahawak kamay.
Ah! Isa pa, ang lahat ng ito ay may buhay tulad din natin. Ah! Ano? Hindi po kayo makakapunta dito ngayon? Oo! Oh, may aksidente kasi at hindi ako pwede umalis dito!